Mga ka-taxpayer kong minamahal. Magandang araw mga ka-taxpayer. Ngayon pong araw ating pag-uusapan ang BIR Form 1601C o Monthly Remittance Return of Income Taxes Withheld on Compensation. Ating pong himay-himayin ang form na ito bawat kahon upang may paliwanag at mafilapan ng maayos. Sa disclaimer po, ating pong ginagamit ang EBIR forms na application na kung saan pwede natin ma-download ito sa mismong BIR. Bago po ang lahat, nakita po natin na meron pong dalawang klase ng 1601C sa mismong BIR forms. Ating pong gagamitin ang version 2018. Magkita po natin yan. Itong new. Sige po. Ito po yung nagawa na natin. Atin na po simulan. Kung makikita po natin sa unang kahon, tinatanong niya po, for which month po ba ang form na ito na ating fina-file? So for example po, today is the month of June. Siyempre po, pipindutin ko is for the month of June. Although pwede naman po natin piliin yung previous months or other months, kaso po, ang problema is, if we are going to, let's say, month of June po ngayon, pipiliin ko po is month of January, February, March, April, May, meron na po tayong penalty kasi naglapse na po yung or tapos na po yung deadline. Ano ang call? Amended return po ba ang ating form? Meron po ba tayong previous na naipasa? May gustong dagdagan, may gustong itama na mali, etc. etc. If so, pinuri po natin yes. In our case, example natin, pinuri po natin is no. Any taxes withheld? Meron po ba tayong babayaran? In our case, yes. Kung wala naman po, then no. Numbers of sheets attached. So, bakit po may ganyan? Kumikita po kasi natin sa computation of tax. Meron pong mga digits kung saan kailangan po ng evidence. Ati pong ipapaliwanag yan mamaya pa. So, in example po, wala tayo nalagdag. Background information, you know, your tax, your TIN number, the withholding agent's name, the address, RDO code, which is the BIR branch na kung saan tayo magbibigay, zip code, contact number, the basics, check. At syempre, tinatanong niya kung a category of withholding agent, kung private tayo o government. Kung taga-gobyerno po tayo, di syempre po, depende din natin gobyerno. But in our case, we are private. Are there pays availing of tax relief under special law or international tax treaty? Kung meron po, i-yes natin. Kung naka-yes naman po, makita po natin na we can choose if it's special rate or international tax treaty or both. In our case, wala naman. Part 2, computation of tax. So, number 14 is total amount of compensation. This is basically the sum of everything that is payable to employees whether taxable or not. So, for example, I have 3 employees. They all have basic pay, holiday pay, and hazard pay. Yung sampu nun, sampu lahat ha, like the 3 of them, ilalagay ko po dito sa mismong kahon na to. So, example ko dito, nakalagay 35, which is, example lang yan ha, kunwari, kurako. Hehe. Ilalagay ko po dyan 35. Ito naman pong non-taxable or slash except compensation, which is 15 to 20, ito po yung ililess natin doon sa mismong total amount of compensation. So, number 15 ba is statutory minimum wage for minimum wage earners o ang total amount ng nakuha ng mga employees ko na kumukuha ng minimum wage. So, for example, I have 3 employees that has 5K. Yun yung total nila. Times 3 yun, syempre. Kasi tatlo sila eh. So, 5K, 5K plus 5K is 15. Nalagay ko 15. Kunwari 15, nalagay natin 15.
Same concept with the 16, 17, 18, 19, and 20. Although, makita po natin na sa 16 nakalagay is MWE is only which stands for, MWE stands for minimum wage earners, okay? So, para lang to sa mga MWEs. And for 19 naman, hindi nakasama yung employer share dahil nakalagay is employees share only. So, makikita po natin na sa number 21, ito na po yung total ng ileless dun sa mismong 14. And 22 is yung difference na ng nila. So, 35 minus 25 is 10. So, lalagyan natin yung 10. Ito naman, number 23, is this is the taxable compensation not subject to withholding tax. Meron po kasi tayong mga non-minimum wage earners who are exempted from tax, which are people who earn 2,500 per year below or 20,833.33 per month. So, yan po siya. Number 25 is the total taxes withheld. So, makukuha po natin to from using number 24. So, for example po, nakuha ko is like 10, ang total tax withheld sa kanya is 3, then nilalagay po natin 3. Example lang po yan, ha? Bear with me. So, yan po ang babayaran natin. Ito namang adjustments of taxes withheld from previous months. Kung meron po, ilalagay lang po natin. Pipindutin po natin to using the app. And we're gonna put it here. Kung wala naman po, hindi naman natin lalagyan. Ito naman number 28 is kung amended siya. Makita po natin, hindi ko po siya ma-edit. That is because up here is naka-no yung amended return. If we put there yes, like kunwari po, makita po, pwede ko po siya ma-edit. Ito naman po penalties, may sari-sarili silang rates. Nagkakaroon po tayo ng penalty kung hindi po natin naipasa on time. So, nakalagay naman po sa BIR forms na ang filing date is for the months of January to November for large and non-large taxpayers is for manual kasi iba po sa EFPS. For manual is on or before the 10th day of the following month in which withholding was made. Pag December naman po, on or before January 15 of the following year. So, yan po siya. And total amount still due is ito naman po yung babayaran. Part 3, details of payment, is we can't really edit that dahil usually manual na po siya ginagawa by sulat or by mismong PDF editor kung meron man. Drawy Bank Agency, syempre tinatanong dito kung BPI, BDO, etc. Check number, date, and amount. And pag others naman po, pwede naman po kasi tayo magbuy through GCash or Paymaya. Okay na po siya kay BIR. So, doon po nagtatapos ang ating pag-uusapin tungkol sa BIR form number 1601-C. Home monthly remittance return of income taxes withheld on compensation. Sa susunod naman, pooling form. Hanggang sa muli!